So ayan mga boss, pumasok na yung withdrawal natin dito kay Saga AI. 10,360 pesos. Sobrang bilis lang pasok agad. So hello, what's up mga boss? Ayan, panibagong video, panibagong update dito sa mga application. Ayan. Simulan natin dito kay Saga AI, no? Buti pa dito kay Saga AI kahit papaano. Maganda talaga yung kitaan. Wala kang ibang gagawin, talagang sureball yung kita mo dito, no? Pero hindi ko pa rin naman nire-recommend 100% na maglagay kayo dito. Okay, kasi nga ang mga tao na nire-recommend lang natin ay yung mga talagang mahilig din sa gantong application. Ayan, tulad niyan, meron na tayong 10,929 pesos na withdrawin. Halos araw-araw ganito na lang yung kinikita natin, no? So lagi siya naglalaro sa 8,000 to 10,000, 11,000, 12,000, ganyan. Lalo na nung tumaas yung withdrawal dito kay Saga AI, nung naging 57 pesos na, or 59 pesos yung palitan, no? So ayan, pakita lang natin yung withdrawal, proof of withdrawal, no? So ayan, nakaka-withdraw tayo ng 7,700, 11,000, 100, 9,200, 12,200, 9,000, 19,000, 10,000, 16,000, 7,000, 6,200. Halos araw-araw nakakapag-withdraw tayo, no? Then ngayon, ang petsa ngayon ay October 6. Then mag-withdraw ulit tayo ng 10,929. So alas 10 pa lang ngayon, no? 10:53 AM 'yan. So mag-withdraw tayo dito kay Saga AI 'yan. Kung gusto nyo ng sigurado yung legit na application na kikita ka talaga nang wala kang gagawin, so ito yung isa sa mga marerecommend natin, no? Si Saga AI at saka si Cohen, talaga yung mga isa sa mga natin subok na, kumbaga. Doon sa iba, kumikita din naman talaga sa kanila doon sa ibang app tulad ng OTC, JKE, yan, lalo si Cashbaka, yan, lalo si Cashbaka, yan. Yung mga tulad nila, yung mga iba nating nilabas, ayan. Pero kung gusto mo yung sigurado, sureball, Saga or Cohen. Pero dahil si Saga yung gagawa natin ng video ngayon, mas recommend natin si Saga AI. Marami na rin naman naka-withdraw talaga dito, no? Yung mga marami nang nagduda. Tapos ngayon, maski sila kumikita na, no? Maski dati nung una talagang duda sila dito, pero ngayon sila, mas malaki pa yung kita nila kaysa sa akin. So ayan, simulan natin sa withdraw, no? Withdrawin natin to 10,929 pesos. Haba na naman ng intro natin, ayan. Then i-type lang natin, no? So click lang natin tong withdrawal, ayan. Then i-type lang natin dito yung withdrawin natin. Ang ilalagay mo dito ay yung dollar, no? So one, andyan lang naman, no? Kopyahin na lang natin. 185.24. Minsan nag-insufficient balance yan pag sinasama mo yung butal. Pero kapag nag-insufficient balance naman, bawasan mo lang, gawin mo lang 0.23. So click na natin tong withdraw now. So pindutin natin. So ayan, withdraw successfully, no? So ibig sabihin pati yung butal na withdraw natin, ayan. So 0-0 na. Then click lang natin yung withdrawal balance. Ayan, 10,360. Ayan, waiting for review na. So ibig sabihin may kaltas siya, no? Kasi kanina 11,000 something siya. So lagay na lang natin diyan kung magkano, no? Kung magkano yung nakaltas. So ito yung nakaltas. Yan, lagay ko na lang yan diyan. Yan. Then back lang natin. Ayan, then i-refresh lang natin. Yan. Then wala na tayong balance. 0.07 PHP na lang, no? Sa totoo lang, itong si Saga AI, mas malaki pa kinikita ko dito kaysa sa YouTube channel ko, 'di ba? So, yung kita ko dito kay Saga at saka kay Cohen, daig pa nila yung kinikita ko dito sa YouTube channel. Kaya sobrang laking tulong nitong Saga AI para sa akin. Siguro para sa inyo din, doon sa mga kumikita na talaga, yung matagal nang nanonood or follower, subscriber ko dito sa YouTube, sa Facebook, talagang mga kumita na din sila. Okay? So, ayan, paano nga ba kumita dito kay Saga AI nang walang ginagawa? Kahit nakapatay lagi yung wifi mo, yung data mo, gumagana to. Maghihintay ka lang talaga. Hindi to yung tulad ng ibang laro na
kailangan mo siyang laruin ng laruin, yung pwede kang malugi, yung pag nagbumili ka ng mga tickets or ano, nag-invest ka, then pag nilaro mo, pwede kang mabokya, pwede kang malugi. So dito kay Saga AI, walang ganun, walang lugi, talagang kikita ka. Then ang maganda pa, maghihintay ka lang, kaya kahit may trabaho ka, kahit estudyante ka, kahit magulang ka na nag-aalaga ka ng mga anak mo, pwede kang kumita dito kay Saga AI, okay? So kung gusto mo siyang subukan, i-click mo na lang yung link dyan sa may comment section para makapag-register ka. Sobrang dali lang, marami tayong mga video dyan, pwede mong panoorin isa-isa yan. Pero ngayon, turo ko sa inyo mabilisan lang para dun sa mga bago, okay? So pagka na-click mo na yung link dyan sa may comment section, mapupunta ka na dito sa registration. Yan. Lagay mo lang dito yung cellphone number mo. Simulan mo sa 9 9 2 0, ganyan. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ganyan. So ganyan, no. Then ilagay mo lang dito yung invitation code para magkasama tayo sa isang team. So lagay mo lang yan dyan. And then pindutin mo lang tong next, no. Pag pinindot mo tong next, maglalagay ka ng password. May magsasend sa yung OTP or yung verification code. So lagay mo lang yung verification code para makapag-register ka na. Then click mo lang yung login. Ngayon lagay mo na dito yung cellphone number na niregister mo, yung 09 ganyan ganyan. Then ilagay mo yung password na create mo. So magla-login na ako, mag-login ka na din. So ayan, nandito na tayo sa loob ni Saga AI. Unang tanong, paano nga ba kumikita dito kay Saga AI? Basically, meron ditong robot na yung robot na yon, yun yung bibilihin mo or mag-i-invest ka para may magtrabaho sa'yo. Yung robot na yon, yun yung magtratrabaho para sa'yo. Okay? Ngayon, click lang natin tong buy robot, no? So, ayan, oh, buy robot. Then, makikita mo dito yung listahan ng robot. Okay? Meron ditong 6 na robot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, dito sa may una, sa may dalawa, dito sa pinakaitaas, event yan. Okay? So, meron ditong 01 or 0 plus, no? So, robot 0 plus, then robot number 1 plus. Okay? Yan yung event. Dito sa may robot number 0 plus, ito yung pinakauna, ang presyo nga niyan ay 885 pesos. Yan. Sa GCash. Babayaran mo yan sa GCash. $15 or 885 pesos. Kikita ka ng $1.1 sa loob ng 30 days. Okay? So, computein natin kung magkano yung pwede mong kitain. No? Bale, ang sabi, ang kikita, ang puhunan mo muna, 885. Yan yung puhunan. Then, magkano yung kita? Ang sabi, ang kita mo daw ay $1.1 per day. So, i-times natin siya sa 30 days. Kasi isang buwan. Meron kang $33. Ngayon, itong $33, i-times naman natin siya sa 59. So, meron kang 1,947 pesos. Yung puhunan mo, bawing-bawi, na doble niya pa. Isang robot lang yon, 'di ba? Isang robot pa lang yung binili mo noon. What if pa na ako na ang dami kong robot, so magkano yung kinikita? So kaya malaki yung kinikita ko kasi nga malaki yung invest ko. Maliit invest, maliit kita, malaki invest, paldo kita, 'di ba? Ganun lang naman 'yon. Then, ayan, nakita nyo na kung magkano yung presyo at magkano yung kikitain mo dyan sa robot number 0 plus. Ngayon, ito sa robot number 1 plus, click mo lang yung buy robot. Ang sabi dito na pag ang presyo niya ay $60 or 3,540. Okay? Then, ang kita mo dyan ay $3.6 per day sa loob ng 30 days. So, computein uli natin. Ang sabi, ang presyo or yung kailangan mong puhunan ay 3,540. Yan yung presyo para mabili mo yung robot number 0 ay yung robot number 1 plus na event. Okay? 3,540 puhunan. Then ang sabi 3.6, tama ba? 3.6 yan. 3.6 ang pwede mong kitain dollar araw-araw. So i-times naman natin siya sa 30 days. So meron kang $108. Okay? Then i-times naman natin siya sa 59. So kikita ka ng 6,372 pesos. Dinoble niya yung puhunan mo. So, yun yung maganda sa kanya. Then, meron dito is yung, yung robot number 1, 2, 3, and 4. Yan yung normal na robot. Okay? Itong normal na robot, ito yung bumabalik yung puhunan. Ito dito sa may itaas, hindi bumabalik yung puhunan, pero yung puhunan mo dinodoble. Ito naman sa may normal robot, bumabalik yung puhunan pero maliit lang yung tubo. Pero ang maganda naman kasi babalik yung puhunan mo.
Okay. Then ayan, ang sabi, ang kailangan mo ngang bayaran dito ay $32. Yung $2 dito sa itaas, 118 pesos, yan yung pambili mo pa lang ng robot. Yung robot mo, hindi pa yan gagana kasi nga ang binayaran mo pa lang yung robot eh. Then kailangan mong mag-deposit ng $30 para gumana or mag-activate yung robot na binili mo para magtrabaho siya sa'yo. Bale, $32 ang pwede mong ang gastos mo. Okay, $32. So, mga nasa 1,888 pesos yun. Then, ang tubo mo lang dyan ay 900 plus pesos. Sabihin na natin 950 pesos isang buwan. Okay? So, ang mangyayari, tutubo ka ng 950 plus babalik pa sa'yo yung ipinuhunan mo. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng robot number 1, 2, 3, 4. Yan. Bumabalik ang puhunan. Dito naman, yung robot 0 plus, yung 1 plus, yan yung hindi bumabalik yung puhunan pero malaki tubo. Okay. Dito sa may robot number 1 plus 1 ay sa robot number 1, 2, 3 and 4 bumabalik ang puhunan pag natapos yung 30 days. Pero pwede rin naman kahit hindi pa tapos yung 30 days kung kailangan mo na ng pera, halimbawa birthday ng anak mo, kinabukasan 5 araw pa lang, pwede mong bawiin yung ipinuhunan mo. Okay, so yun yung maganda dito sa robot number 1, 2, 3, 4, sa normal robot. Dito kasi sa itaas, yung 0 plus, 1 plus na event, hindi mo pwedeng ihinto yan. Kailangan once na ma-activate mo na yan, tuloy-tuloy na yung paggamit. Tatapusin mo isang buwan. Okay, so ganun siya. Then halimbawa ay nagustuhan mo, halimbawa ay gusto mo siyang subukan, gusto mong bilhin yung robot number 0, yung pinakamura, yung $15. Paano siya bibilihin? Okay, punta lang tayo ng asset. Yan, makikita mo dito yung recharge. Yan, kumikita nyo dito yung total ko, 127,777 na, no? Laki na ng kita natin. Then, click lang natin yung recharge para makabili ka. Then, ilagay mo lang dito kung magkano yung gusto mong bilhin. Kung anong robot yung gusto mong bilhin. Yung robot number 0 plus, ang presyo nun, $15. So, 15 ang ilagay mo. Yung robot number 1 plus, ang presyo nun, $60. So, yun yung ilagay mo. Ang robot number 1, yun yung normal robot na bumabalik ang puhunan. Ang dollars nun ay $32. Okay, so ganyan. Then, pindutin mo lang yung recharge now. So, click mo lang yung recharge, confirm recharge. Then, automatic, pupunta na yan sa GCash. Magbabayad ka dito sa GCash. Okay? Kapag ka nakapagbayad ka na dito sa GCash, yan, maglalagin ka lang dyan, magbabayad ka. Then, ang mangyayari, pupunta dito sa may asset mo, yung ni-recharge mo. Nakalagay kasi yan sa PHP, ay sa USD. Then, ilagay mo na lang siya sa PHP para mas kita mo, mas madali siyang intindihin kasi nga, naka-peso. Okay? So, pag nandyan na yung ni-recharge mo, punta ka na ng home. Yan. Pindutin mo yung buy now. Yan. Then, bilihin mo na dito yung gusto mong bilihin. Halimbawa, ang gusto mong bilihin ay itong robot number 0 plus, which is yan yung pinakamura. Click mo lang yung robot. Yan, yung buy robot. Then, pindutin mo lang tong confirm to buy. Yan. Wala na kasi yung balance, kaya yan yung lalabas. Then, pag nabili mo na yan, kung alin dyan yung gusto mo, i-back mo lang. Pindutin mo tong number of robot at work. Click mo lang yan. Then, pindutin mo lang yung activate. No? Pag may nakita ka dyang word na active, pindutin mo lang yan para umandar yung robot. Okay? Pero kapag ka ang binili mo ay yung robot number 0 plus at saka yung number 1 plus, hindi mo sila pwedeng i-stop. Hindi mo pwedeng cancelin yun. Kasi once na kinancel mo yun, walang babalik sa'yo maski pisong duling. Okay? Hindi bumabalik ang puhunan doon. Pero dito sa may robot number 1, 2, 3, and 4, yan yung bumabalik yung puhunan. Okay? So pag yun yung binili mo, yung normal robot, pag in-stop mo yan, ito, nakasulat dito, working, running. Kapag in-stop mo yan, babalik sa'yo yung puhunan mo. So, yun yung maganda. Tulad na ito, may mga robot ako na number 0, ay number 1 plus, number 1 plus. Pag pinindot ko yung cancel na yan, or yung stop, walang babalik sa akin, maski piso, maski sentimo, wala. Okay? Pero meron ako ditong, meron ako ditong robot number 1, nasa baba ata yun eh. So, ito, meron akong robot number 2
At saka number 1, pag in-stop ko yan, babalik sa akin yung puhunan ko. Okay? So, yun yung pagkakaiba. Okay, so siguro sana nag-gets nyo yung tinuro natin, lalo na para doon sa mga baguhan. So, ayan. Huwag kayong mahiyang magtanong. Mag-comment kayo dyan pag may tanong kayo. Sasagutin ko kayo sa comment section. Okay? So, ayan lang mga boss. God bless.